Ito ang 2016 Toyota Avanza E, isang entry-level MPV na lumabas sa Pilipinas noong 2006 hanggang 2023. Pero ito yung second-gen version ng Avanza na lumabas noong 2012 hanggang 2021. Although ito kasing Avanza na ito ay second facelift. Yung una kasi netong itsura, mas malaki yung headlight, yung interior na boring, mas naging ma-appeal dito sa second facelift. Although boring pa rin sa iba na nasanay sa ibang brand. Pero ito kasi ginawa para maging isang practical. Sa mga nagsisimula magkaroon ng pamilya, magka-negosyo, pwede. Kagaya ng ginawa namin itong family car at saka panggamit na rin sa negosyo. So ngayon, meron tayong ngayong 2016 na Toyota Avanza E. Ngayon, alamin naman natin kung maganda ba. Tara, silipin muna natin yung loob. Bago yan, ito yung susi ng Avanza. Sa E-Variant saka G-Variant, meron na siyang remote. Kaya lang ito kasi, walang battery. Medyo matagal na kasi. Buksan natin. Yung spacing niya, pagdating sa unahan, maluwag. Almost 2 feet siya. Tapos sa headroom naman, maluwag pa din. Halos isang dangkal pa. Kaya lang kapag kasi naka-disusi ka pa, tumatama lang yung keychain pag naglagay kayo sa susi kasi medyo malaki siya. Tapos ito rin, meron na rin siyang head unit. Pero sa G-Variant lang kasi yung touchscreen. In-upgrade namin siya ng pang G-Variant para maging touchscreen na siya. Tapos yung side mirror niya, automatic na yung mag-adjust ng salamin. Sa E-Variant at saka sa G-Variant lang siya ganon. Tapos meron na rin siyang rear window defogger para kapag nagmo-moist, maano yung vision mo. Tapos sa gauge niya, same lang naman siya sa J, E, at saka sa G. Ayos na rin yung gauge siya. Tapos digital yung sa fuel gauge niya. Kaya lang, ito kasing Avanza, wala siyang temperature gauge. Tapos yung aircon naman ito, hindi pa siya digital, analog pa. Pero power window na siya. Saka power lock. Tapos yung map light naman niya, hindi siya kapareho ng sa G na dalawahan na dipindot. Ito, isahan lang. Pero meron naman siya map light. Silipin naman natin yung loob. So ngayon, silipin naman natin dito sa likuran. Yung spacing niya sa likuran, hindi siya kapareho ng sa pinaka front seat. Dito naman sa likuran, may space pa naman. Kaya lang kapag medyo mga 5'7 or 5'8 yung height, medyo sikip na sila. Or kung kasya man sila, maliit na lang yung space nila sa tuhod. Pero sa headroom, maluwag pa. Siguro kung mga 5'8, mga ganito na lang yung tira. Pero sa akin kasi medyo malaki pa eh. Kasi height ko 5'6. Tapos yung sa tuhod ko naman, meron pa ako ditong 2 feet. Dito sa likod, di rin kayo mainitan dahil meron siyang rear aircon vent. Dito sa ibabaw. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung third row seat. Ito yung kalabitan niya dito sa may gilid. So ayan, nandito na tayo ngayon sa third row seat. Ibababa ko naman yung middle row. Yung space ko sa tuhod, okay pa naman. Meron pa akong ganito. Pero kung mas matangkad sa akin, hindi ko siya mare-recommend na umupo sa third row kasi talagang masikip na. Tapos yung headroom naman niya, maliit na lang. Siguro kung mas matangkad sa akin, nakasagad na yung ulo, hindi na komportable. So ngayon, silipin naman natin yung pinaka-likot niya. Kung ilang gamit pa ba yung pwedeng pagkasyahin. Ito, nakababa yung third row niya. Kung makikita nyo, sobrang liit na lang ng space niya kapag nakababa yung third row. Subukan natin kargahan ng gamit kung ilang gamit may pwedeng mailagay. So yun, ipapakita naman natin yung nilagay nating gamit. Meron tayong malalaking bag, tapos may maliit.
medyo sakto lang siya, pero kaya pa siyang kargahan siguro ng mga dalawang ganitong size. Magiging ganito siya. Tapos sa dulo, masasaray niyo pa nang maayos 'yan. Pero kapag itong upuan sa likod binaba, mas magiging malaki yung storage space natin. Tara, subukan natin. Yan. Para malaman natin yung space, meron tayong mga bisita. Tara, pasok. Akasya pa na isa pa. Kasya pa. Sige. Di na pala kaya ng tatlo to. Hanggang dalawang tao na ano, saktuhan yung height at saka yung weight. Tatlo rin natin. Okay, kaya tatlo. Kasya pa, kasya. Sige, o. Nasara nga. Naisara ko, pero nagkasya sila. So ngayon, susubukan naman natin itong Avanza. Kung maganda ba yung performance niya. Pagdating sa acceleration, ride, at saka sa brake. Ngayon, alamin natin. Acceleration niya, pwede siya sa mga beginner kasi hindi siya kapareho ng ibang kotse na mahirap dalhin. Hindi kanya yung may power agad. Pag mahinahon lang yung tapak mo, hindi siya sobrang bilis. Talagang tama lang. So ngayon, ito naman yung sa cornering. Alamin natin kung maganda ba. Tumatakbo tayo ng 20 kilometers per hour. Ngayon, malalaman natin sa 20 kilometers kung okay po ba yung cornering. Sa 20 kilometers, hindi pa siya ramdam. Susubukan naman natin siya sa 40 kilometers kung okay pa ba yung performance. Ang pinagkaiba lang sa 40 kilometers, may konting roll siya. Kasi yung gulong niya kasi hindi siya sobrang malapad, medyo makitid siya, at saka yung size niya, hindi siya talaga parang ginawa na pang sporty na ano. Pero mas malalaman natin yan kapag mas mabilis. Siguro mga 45 kilometers per hour kung okay pa rin ba yung cornering niya. Ayan. Kung mapapansin nyo, sa 45 kilometers, almost 50, talagang binabato ka na nung sasakyan. Pero okay pa rin naman siya. Hindi naman siya kagaya nung ibang sasakyan na talagang mauuntog ka na. Siguro kung sa ride comfort, hindi ko siya marerecommend as a sobrang comfort. Siguro kung saktuhan lang, pwedeng-pwede siya. Eto, susubukan naman natin yung suspension niya kung okay pa rin ba. Ayan. Dito kasi sa lugar namin, medyo marami siyang lubak. Ayan. Pag mga minor lang na lubak, yung maliliit, di mo siya totally ramdam na ramdam. Pero sa manibela, may konting-konti lang. Pero mas malalaman natin yan sa mas malalim na lubak. Alamin natin dito. Ayan, may mga konting malalalim na lubak. Yun, medyo ramdam na may konti pa. Pero kung i-co-confirm nyo siguro sa mga crossover, mas maganda yung mga crossover kaysa sa Avanza. Ayan. Ito, mas malalim na lubak. Ayan. Medyo matagtag siya. Ayan. Pero hindi ka naman yung rolling na sobra. Yung, siguro para ka lang naman na sa mga lumang sasakyan na hindi pa siya maganda yung sa mga suspension. Pero okay naman din. Pagdating naman sa aircon, naka number 1 lang tayo, pero malamig. Hindi siya yung mainit na ano, kasi meron na siyang ano rear aircon vent, nakakatulong siya na mas mapabilis na malamig. Pero kapag tirik lang yung araw, ang downside lang doon, matagal lang siya lumamig. Pero normal naman kasi yan sa mga ibang sasakyan na matagal lumamig, lalo na kapag nabilad. Saka ito kasing Toyota, ang maganda rito, less yung maintenance namin dito. Siguro 7 year old na siya ngayon, pero yung nagastos lang namin, mga regular check-up lang, like ng change oil, transmission oil, tas yung mga adjust lang ng mga preno,
yun lang yung mga ginawa namin dito. Isa lang yung napagawa namin talaga na nasira, yung power lock sa likod. Siguro dahil naka-alarm kasi to dati, pina-alarm namin. Kaya lang, nasira yung alarm. Nadamay yung power lock kasi nalalock namin siya ng kahit hindi siya yung gumagana, para lang tumunog. Eh, masama daw yung sabi nung pinagpagawa namin. Pero yung nung bago to, may nasira rin naman dito yung sa aircon. Sakit ng Avanza yung kumakalampag yung sa mga aircon. Yung sa may second row. Na pag umiedad dyan, pag nalulubak ka, minsan may mga konting squeeze. Pero mga minor naman, madali naman maayos yun. Kasi ang mahirap dun sa Avanza, hindi siya yung kagaya ng mga genuine na Avanza na yung ceiling, magkabukod yung sa aircon vent. Ito kasi pinag-isa nila eh. Pagdating naman sa steering, maganda yung steering niya. Hindi siya yung sobrang tigas. Malambot siya. Pero hindi nga lang siya kasing lambot nung sa mga Ford na talagang malambot talaga. Dating naman sa mga masisikip, ito ang maganda sa Avanza. Madali siyang isingit. Kasi yung mga bintana niya rin, malalaki. Although may blind spot siya yung sa mga side, normal naman sa mga kotse yan eh. Papasubukan naman natin to sa kaibigan natin na sanay sa mga magaganda yung ride. Kung ano masasabi niya dito sa Avanza, alamin natin yan mamaya. Dito sa Avanza, may magandang features to na part ng safety features. Bukod kasi na meron siyang 2 SRS airbags, meron siyang sa seatbelt na kapag tumatakbo ka ng hindi naka-seatbelt ng 20 kilometers per hour, tumutunog siya sa may driver seat at saka sa passenger seat. So ngayon, susubukan naman natin yung parking test kung mahirap bang ipark itong Avanza. Yan. Gagawin natin parking dito yung paatras. Yan. Subukan natin siya dito. Yan. Yan. Press natin. Yan. Hindi siya mahirap i-park eh. Kasi maliit lang siya eh. Tsaka maganda talaga yung vision niya. Kagaya ng sabi ko sa inyo kanina na pagdating talaga sa ganitong kotse ng Toyota, friendly siya gamitin. Pareho siya nung sa EcoSport na friendly. Yan. Gaya ng sabi ko kanina, meron tayong kaibigan na sanay sa mga Ford at saka sa magagandang suspension. Ngayon, masusubukan natin sa kanya kung ano masasabi niya sa Avanza. Ito. Insert natin ngayon yung Avanza. Hinapakan ba brakes ito pag in-start? Ginagawa ko, hinapakan ko na lang din yung brakes para sa safety. Di ba yung mga push start gano'n? Okay. Yan. Yan. Nakamiss magsusi. Masarap yung feeling na kapag ano, susi, no? Nag-i-start. Kasi pag dipindot, parang wala, boring na eh. Oh, boring eh. Pero sa pagbago yung dipindot, parang ang maganda yung dipindot ha. Tinatapak lang yung preno. Diba, kasi akin, parang, mas, ano, mas exciting sa akin yung disusi. Pero sa akin kasi, nasanay ako ng disusi. Gusto ko naman yung di-push start. Kaya lang nung medyo tumagal na, medyo nakakasawa na rin. Yun nga. Yun. Safety first guys, seatbelt muna. Then test natin yung aircon. Ito, naka number 1 lang. Yan, sanay kasi si Patrick sa mga luxury like Ford na... Yung Ford kasi ano, automatic siya. Di mo na kailan iset yung number, halimbawa 1, 2, 3, 4. Pinutin mo lang yung on, mag-on siya. Then automatic niya yung ano, kung gano'n siya kalakas at gano'n kalamig. Depende sa settings mo. So malamig naman aircon niya kahit number 1 lang. Diyan ba sa likod guys, kumusta? Okay naman. Malamig, malamig. Yun. So maganda aircon itong Avanza, number 1 lang pero malamig. Eh ano kasi, ginawa ko kasi noon, inalagaan ko siya sa filter na regularly, kada 6 months pinapalitan ng filter. Tapos ngayon, ginawa ko na rin tradition yung pati air filter para hindi nagbabagi yung tapo niya, hindi rin siya tumataas sa gas consumption. Ayun, para tipid na rin sa pagpapaklining ng aircon, medyo mahal din kasi magpaklining, kaya inalagaan ko sa filter, mura lang yung filter, warang 150 lang. Sa Lazada, ayan. Lazada racing tayo eh. So ito, actual test drive na tayo guys. Wait lang, adjust ko lang sa ano, normal sitting position ko. Nanibago ka kasi ano, no? Malayo. Oh, malayo. Di ko abot yung pedal eh. Mas matangkad sa akin nung ano eh.
Ito si Boss Jelle. Yung maganda dito sa Avanza eh. Kasi di ba kanina kapag nasabi ko nga kanina na matagtag. Pero kapag may sakay ka ng tao or may load ka na kahit dalawa sa likod or tatlo, maganda na yung ride niya. Hindi na siya yung matagtag na matagtag. Kasi pakiramdam ko itong Avanza, ginawa siya na yung pang minimum na kargaan. Yung, siguro yung mga naging small business na nagsisimula pa lang, okay siya. Try natin throttle response niya. Ah, sige. Mas responsive siya kaysa sa EcoSport. Yun yung nagustuhan ko sa Toyota eh. Halos lahat kasi na nandrive ko na Toyota, lahat sila Bibo. Ang gusto ko sa Ford, yung comfort at saka yung space, talaga yeah, maluwag. Yun lang sa Ford, medyo may delay siya kasi ang goal niya is huwag ka biglain. Ito namang Toyota, maganda response niya. Pagka-apak mo sa gas, may response agad siya. Ikita sa Ford na may konting delay, pero yun niya kagadaan sa Ford, hindi ka mabibigla talaga sa kanya. Dito sa Toyota, maninibago kasi pag diniinan mo na sobra ka sa din, talaga namang ano ka, magugulat ka na yun yung power na ibibigay niya kung ano yung tapak mo. Saka ito nga pala, itong Avanza, kasi yung stock na ilaw nito halogen na bulb. So ginawa namin, in-upgrade namin siya sa LED para mas maganda yung vision kasi nag-high tint kami ng super black. Kaya lang, pag stock kasi yung bulb, mahina yung buga niya. Unlike na kapag in-upgrade mo siya, mas magiging maganda yung buga niya. Saka iwas na rin sa mga aksidente, ganun. Pero huwag naman sanang mangyari. Kaya sa mga nagda-drive dyan, drive safely. Huwag kayong masyadong maghataw-hataw sa kalsada. Dito sa lugar na to, maraming lubak eh. Kasi kanina, di ba, nung dinadrive ko siya, ramdam mo yung mga konting lubak. Pero ngayon, hindi siya malubak ngayon eh. Oo, kasi ano tayo ngayon, marami tayo, may sakay tayo sa likod. Pero pag yung mag-isa or dalawa lang, ramdam siya. Pero pag puno to, parang ano, ganda ng play ng suspension. Hindi mo ramdam. Kaya lang, hindi mo ramdam yung tagtag ngayon eh. Parang hindi siya Toyota. Oo, yun yung maganda doon pag puno. Pero pag puno, nararamdaman mo siya sa preno at sa throttle kapag puno. Pero yan, medyo mabigat siya ngayon. Oo, di ba? Mabigat. Pag pinipreno, may konting delay. Pero pansin yung mo? Pero yung sinasabi ng tao na matagtag ang Toyota, hindi ko dama ngayon. May konting tagtag siya compared sa EcoSport, pero konti lang diferensya. Siguro nga kasi sabi mo, puno tayo. Oo, kaya ganun. Maganda ride niya. Kayo sa likod, ano masasabi niyo sa ride ng Avanza? Okay ba sa inyo? Comfortable ba sa likod? Okay naman. Then yung steering naman niya, mas matigas siya sa mga Ford. May konting resistance. Mahirap siya gamitin ng one finger. Pero doable naman. So try naman natin ngayon is yung safety features niya. So ito, tatanggal ako seatbelt. Full stop muna tayo ngayon. Tatanggal ako seatbelt. Then magpapatakbo ako ng mabagal lang. Tingnan natin kung mag-alarm ba siya. Yun, nag-alarm siya. Gumagana yung safety features niya. Yung ano dito sa Avanza, compared sa mga ibang gawa ni Toyota, malakas yung tunog nung sa Avanza. Hindi pleasing tunog niya sa mga papaseatbelt ka talaga. Next test naman natin is turning radius. Tingnan natin guys kung ilang lanes yung turning radius niya. So full stop tayo, tapos full din tayo ng liko. Ayaw magbigay ng mga kasabay natin. Hindi, wala na pala. Clear. Maganda turning radius na itong Avanza, 3 lanes. Okay guys, brake test tayo. So yan. Compared sa Ford, mas malalim yung bite niya. Mas malalim yung kailangan i-travel na paa mo bago siya mag-start na mag-slow down. Pero malakas din yung brake niya. Ito, madami tayong sakay ngayon. Pero ito, ayan. Malakas brake niya.